Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tuloy mong mahal sa Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ikatlong beses na pong paninindigan ng isang Mayne Mendoza na wala pong live na magaganap na kasalan. Ito ay taliwas sa mga paratang at mga pakalat ng media na magkakaroon nga po ng live broadcasting ng kanilang magiging sakal-sakalan. Pero bakit nga ba ayaw pumayag nitong si Mayne Mendoza na may live? Ano? Dahil marami na po ang nakakarating sa atin. Marami na pong nakakarating sa ating impormasyon na malapit na araw po nilang matapos ang taping ng kanilang sakal-sakalan. Ngayon, para po sa mga dudangers natin dyan, ano? Yung mga katanungan po nila na bakit kaya ayaw ipa-live ni Mayne Mendoza, ibalik po natin sa kanila yung tanong na yun. Bakit nga ba ayaw ni Mayne na ipa-live ito pong sakal-sakalan na ito? May ilalive ba talaga? Lahat po yan ano pag-uusapan natin. Habang si Alden Richards nga po ay nagbitaw na ng salita, kung saan bansa po natin makikita, ano? Ang isang Alden Richards, syempre kasama ang kanyang one and only ano sa mga darating pong buwan ngayong taon na ito. Okay? Pakitandaan niyo ho lahat ng sinabi ni Alden Richards mamaya dahil alam po natin yan na pagkatapos ng sakal-sakalan, magkakaroon na naman yan ng kung ano-anong mga isyo paglabas ng bansa, itatapat na naman yan at itutuon na naman yan, no? Sa lahat ng schedule na ibinigay ni Alden Richards. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Mayne at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Kung meron ka pang kilala mga Alden fans ano, na hindi pa nakasubscribe sa atin, ako ano pang iniintay mo? Sabihin mo sa kanila, magsama-sama na tayong lahat dito sa channel na ito, no, para nang sa gayon, kapag tayo'y sumalag at sumuporta, ganoon na rin po sa pagdepensa kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards, solid tayong lahat. Ano? At bago nga tayong patuloy pa, naririto mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lang. Unahin natin, ito pong naging komento nitong si Miss Gemma Diz Trajo. Sabi niya ho rito, Mr. Pinas, good PM. Stay safe and healthy, ano? And to your Lola Granny. Ayaw ko na munang mag-comment, ano? Babati lang ako sa mga nagmamahal sa Aldab. Laban lang tayo. At chill lang palagi. Good vibes lang. Sobra ng paninira nila sa mag-asawang RG at ni Kaminday Folkerson. Basta kami, kampante lang. Malapit na ang resulta. At hindi tayo nila kayang buwagin, ano? Ang Aldab, wala na sila, ano? Desperado na. Sino ba sila? Para pabagsakin ng Aldab, inamin nyo na natalo na kayo, no? Mga sarsuelista, ang kapal ng mukhs ninyo. Opinyon lang, ano? Salamat. Maraming salamat din po, Miss Gemma Diz Trajo, ano? Ako po ay naniniwala, ano, na mula pa po 2015, na lahat po ng mga netizens at lahat po ng mga Aldab fans na nakasaksi kay Mayne at kay Alden, alam ko na deep inside their hearts, no? Alam po nila ang katotohanan. At yun po yung hinding-hindi po natin bibitawan. Lahat po ng pangako ni Mayne at ni Alden until now. Thank you po. At para naman po sa ikalawa nating komento, mula naman po kay Miss Nancy T. Sabi niya po rito, hirap na hirap ka mo. Bakit kasi nagpapahawak sa GMA? Speak the truth. Diba? Yun lang ang kailangan ng dalawa. Hanggat tinotolerate nila yon, ginagawa sa kanila, no? Hindi matatapos ng sarsuela. Bakit hinahayaan ni Mayne, no, yurakan ang pagkatao niya? Magtira naman sana ng kahit konting respeto sa pagkababae niya. Sirang-sira na siya. Yan namang si Alden, ano, showbiz na showbiz ang sagot. Di ba sila naawa sa anak nila? Kung totoong mayroon nga silang anak, ano, naniniwala akong legit yung kasal nila. Dahil sa invitation nila, noong dalawa, no, yung isang totoong mga pangalan nila, so with the wedding ring, ano, sinabi na ni Nate Gonzaga na binili ni Alden yon sa Hong Kong, yung Sing Sing. Well, I agree with you, Nancy T, ano, nung hindi pa nga po bumabaligtad itong si Nate Gonzaga, ano, eh talagang siya po nagsabi nun, ibinulalas niya po yon, ano, na si Alden talagang nanili ng Sing Sing na yon na binili pa nga po niya sa ibang bansa.
'di ba? And I will never forget those things, 'di ba? Kasama na rin po yung mga invitation. Bakit dalawa yung set ng invitations na ginawa nila for Alden Richards and Maine Mendoza, 'di ba? At bakit nagkaroon ng closed door wedding? Ano na lahat ng mga bisita hindi makapasok, 'di ba? At nagkaroon pa ng ikalawang wedding, 'yun naman po yung inere nila, 'di ba? At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Gina Torico. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, yes. Sinusunod ng Aldab ang kanilang management. Ngunit ang fandom ay may sariling sinusunod. Sino ang mangingibabaw? Siyempre, mangingibabaw ang management nila. Hawak sila sa leeg. Ngunit di nila hawak ang fandom. Between sa management and the fandom, para sa akin, fandom ang may upper hand, 'di ba? Nasa kamay nila ang bawat success ng Aldab. Alden and Maine fans ano may claim successful ang mga projects nila. On the contrary, di ganun ka-successful kung sinusuportahan sila ng solid fandom. Kaya nga bitter ang management ng dalawa at sina Alden at Maine ang kabayaran at mananagot dahil lamang sa powerful fandom, 'di ba? Na may sariling batas na sinusunod. And I agree with you, Ms. Gina Torico. Ganito po kasi 'yon, ano? Gusto nila na dahil nga nang pinakikita ni Mina tsaka ni Alden na sumusunod sila sa mga managements na meron sila. Sumusunod sila sa mga inuutos ng management nila. Diba? E sana, susunod din ang fandom sa kanila. Which is, hindi po talaga mangyayari. Diba? Hindi mangyayari. Lalo na, yung mga taong nakikita kung anong ginagawa kay Mina at kay Alden. Well, I understand, ano, na pinili talaga ni Mina tsaka ni Alden na magkaroon muna ng konti pang takbo sa showbiz. 'Di ba? Lahat kasi ng nangyayari ngayon sa kanila ay puro ka showbizan. Alam naman po natin 'yan, ano? Kaya nga pinakikita ni Mina tsaka ni Alden na kung ano yung gustong makuha ng media, kung anong gustong palabasin ng kanilang mga managements, 'yun ang mangyayari. Kaya nga ang tanong ng iba, bakit ba kasi sunod-sunuran si Mina tsaka si Alden? Pwede naman siguro na wag na silang sumunod, sabihin na lang nila 'yung totoo. Pag nangyari 'yon, ang lulubagin po nila at ang talagang susuway nila, walang iba kundi ang nag-handle po sa kanila. Nakakalungkot man, pero sabi nga ni Mina tsaka ni Alden, hindi permanente ang kanilang pagsikat. Kaya habang mainit pa ang plancha, sabi nga nila, 'di ba? Habang mainit pa, samantalahin na po natin. 'Di ba? Ganun po 'yung nangyayari ngayon dahil hindi habang buhay sila ay sikat, hindi habang buhay sila ay kikita. Kaya ang ginagawa po ng dalawa, sinasamantala ng sinasamantala habang mainit na mainit pa po sa showbiz ang kanilang mga pangalan. Ngayon, puntahan po natin ang sentro ng ating mga updates. Kung saan, makikita nga po natin dito ano, na pangatlong beses na po pinagdudulan ng isang Maine Mendoza no, nung sila po yung nagtataping ng Maine Goals nila, na-interview po nun sa Maine na wala pong live na magaganap ng sakal-sakalan po nila. Diba? Nauna ko na rin pong sinabi sa inyo na nagkakaroon nga po ng taping. Nagkakaroon po ng taping ng kanilang sakal-sakalan. San ka nakakita ng kung tunay po ang kasal na ito, may pagtataping pa, may director pa, 'di ba? May oras pa, 'di ba? Ganun, ang dami ko na-attendan na kasal pero wala pong director. Ang dami ko na-attendan na kasal pero live ginagawa, 'di ba? Ang gusto po kasi nila dito nga po sa July 28 ba, 29. Hindi ko alam kung ano yung date na pinagbibigay nila, iba-iba po kasi, 'no? Sa date na binigay nila, ang nais po nila ipanood na lamang. Wala pong live na magaganap, ipanonood. Kasi nga wala nga naman talagang live na mangyayari. 'Di ba? Kaya nga po, tandaan nyo ito, sa araw ng sakal-sakalan nila, hindi po 'yan live mangyayari. Kay Maine Mendoza na po nagmula. Si Maine na po ang nagsabi niyan, kaya wala tayong ibang dapat paniwalaan dito kundi ang nag-iisang Maine Mendoza lamang. 'Di ba? Alam naman po natin 'yon. Kaya nga sabi ng mga netizens, kung wala pa lang live, kung na-tape lang pala lahat. So anong ibig sabihin nito? 1 plus 1 equals 2 lang po 'yan. 'Di ba? Hindi nga nila magawa ng live kasi nga wala naman talagang paring pumapayag ano na gawin ito. 'Di ba? Wala pong katolikong pare ang pumapayag na gawin ito unless para lang sa show. Okay? Ganun ho 'yung nangyayari ngayon. Kung para sa show, marami silang paring mapapapayag. Show lang naman 'Di ba? Showbiz lang naman 'Yun po ang mangyayari diyan. At nahihirapan nga po silang gawing live ang lahat-lahat dahil nga po walang pumapayag. Okay? Sabi nga ng mga netizens, parang produkto lang yan. Kung wala kang ilalive sample, di ba? Hindi yan totoo.
Diba? Kaya kung yan po ay walang live talaga, tulad nga ng sinasabi ni Maine Mendoza, eh, scam yan. Ini-scam ka lang nila. Diba? Niloloko ka lang nila. Pinagloloko ka lang nila. Diba? Bukod nga riyan, nauna na rin po nagsabi si Alden Richards ng kanyang mga plano hanggang Disyembre ngayong taon na ito. Okay? Nagbigay siya ng mga bansang pupuntahan kung saan kami po ay nagpapayo sa inyo na tandaan niyo po lahat ng timeline na binitawan ni Alden Richards sa kanyang interview. Dahil yan din po yung mga araw na mawawala po ang isang Maine Mendoza. Sa lahat ng dates na yan, wala tayong makikita ang Alden Richards at Maine Mendoza. Okay? Pero pag nandito na sila, sabay na naman po silang magpapakita in public. Proven and tested na po yan sa mga nakalipas na taon na silang dalawa po ay biglang lulubog at biglang pinitaw. Ulito po ang Pinas Showbiz News ngayon.